All right, what's happening with y'all? This is Wisa Stillskin of El Guerrillo, Malagueros, Bulacan's Finest Production, BF Pro. Nandito ko ngayon sa Wisa Stillskin, one-sided channel, man. One-sided, okay? If you are new to this channel, man, nandito ko ngayon upang maging one-sided kagaya namin. Or kung hindi, ay, man, might as well skip this video, move on with your life, and enjoy yung kung ano mang bakuran meron ka, doon ka naniniwala, no? Kami ay nandito sa kampo ng pinakamatitibay sa gera at pinakamatatatag, no? Well, nandito ngayon tayo sa channel ng Sem Boys in the Hood at mapapakinggan natin ng Legitimo ni Narco Polo, MC Tots, X and Feet Nell, okay? If I got it wrong, I'm sorry. But they do have 1.3 na likes at mayroong 10 boplaks na naligaw dito, man. Tumatawid pa talaga, hindi ako makapaniwala dito, ano. Tatawid ka pa talaga para lang mag-hate ka. Man, kung hindi nyo napapansin, pakonti na ng pakonti ang bilang ninyo. It's because kayo na lang yata yung naiiwan sa pansitan, eh. Tulog sa pansitan, no. But, man, nandito na, nakahain na lahat. Lahat ng yung backstories. Lahat, mauhukay mo na, eh. Bakit hindi nyo pa alam? Anyway, it's all good. Yan ang choice nyo. And, well, one day magkakaroon ng unity. But this is fucking the reality now. Walang, hindi nawawala yung tagisan, no? Tagisan sa pagsulat, sa pluma, at kung ano-ano pa. Dahil ang larangan ng rap industry ay binubuo ng patagisan talaga ng pagsulat, no? And anong gagawin natin? Puno na lang tayo love song. Walang kwenta 'yon, no? Walang kwenta 'yon. Meron pa rin dapat na ano, kailangan buhay pa rin yung rap game. Ha? Hindi naman sa porke nagkakaroon ng rap game eh napakagulo na ng industriya ng rap, no? Hindi naman sa ganun. Ito ay isa sa mga pagsasanay at pagpapatalas ng isip, no? I mean, I think this is one way of a good exercise sa pen game kapag ka meron kang katagisan or you're just representing yourself or whatever you side you're on. So, okay, ang title nito ay Legitimo. So, pakinggan na natin. And then, anyway, siya nga pala, bago tayo sumulong, no, mayroon kaming fan page dito sa US, Dongalo Records, USA fan page. Parang ganun, nakalimutan ko tuloy, man. But man, doon in-invite namin lahat ng mga malulupit na artist. Yeah, syempre lahat naman. Yung mga kaano namin, medyo mga ka-close namin ng yung mga nakakalamit namin na mga artist, tapos yung ibang kaibigan namin na hindi naman artist or yung iba ay affiliated, syempre imbitado yon. And of course yung mga solidong fans na tunay lamang yung ano, yung profile, okay? Hindi ka mukhang kalabaw, kabayo, aswang, tik-tik at kung ano-ano pa, no? Hindi ganun, kailangan totoong mukha mo yon, totoong account mo yon bago ka matanggap. And then isang konting galaw mo lang, tanggal ka kagad kung ikaw ay isang espiya, no? Kaya namin na nun yun dahil medyo magaspang na sa kabila, eh. And shoutout nga pala kila GK Ibarra and Madman. Kung gusto nyo umiscore ng Mad Sila, kay Madman, kayo, Madman De Vera ng Himagsikan, mag-PM kayo sa kanya at may naasikasuhin niya kayo. And of course, si GK Ibarra ay nag-release din ng kanyang brand. And I think this shit is just testing the water first, so might as well grab what you can kasi ano, medyo limited lang yung bilang ng damit na inirelease niya. So PM lang kayo, PM lang kayo mga tol. Okay, diretso na tayo. Pasensya na sa paghihintay. Let's go. Mababa pa ano pa pataas yung volume nito, nagsimula sa mababa tapos pataas to.
But rinig mo kagad yung quality ng ano ng nag-hook dito. No? Kung sino man yung nag-hook nito, man, props sa'yo kasi shit, I can already hear you. Umpisa natin. Ang galing ng timbre ng boses nito. Ispetot karang alalang ang aking tangka. Ayan na. Ito ang kwento ko. Hey. Halika. Yeah, yeah. Ang galing, ang galing. Gusto ko to, gusto ko tong estilo na to. Ano. Pagkatapos, nandun na kagad, nakapuro na yung, ano, puro na alam ko, ito na kagad yung mukha ng, ano, ng chorus, no? Ng hook. But, hininaan muna nila yung, ng, yung volume. Para medyo parang pa-mysterious yung dating, but you can already hear the flavor, the effort at saka yung style ng boses niya, no. Kitang-kita mo na kagad. Sino man tong may pasensya na kayo, no. Hindi ako nagkakamali, si Nel ba to yung Nel ba yung pangalan ng nag-hook? Props sa you, man. Lumalayo sa aking pamilya tuwing kalaban ay lalapit. Nagpapanggap na kaibigan kong matali. Kunwari totoong nagbibigay ng malasakit, pero naiingit at merong tinatagong galit. Tulad rin ng iba, hihilahin ka pababa sa pag-aakala ka, angat ang utak talaga. Galit nun ah. Minsan masakit yun ah. Masakit yun mga tol. Yung sa loob ng sirkulo mo may isang ano, may isang naiinggit sa iyo na hindi mo malaman kung bakit, no. Kasi pagkaibigan mo, mahal mo eh. Pero bakit siya inggit sa iyo? Bakit may mga taong ganoon, ano, binigyan mo na ng pagmamahal. Tang ina, ahas pa rin. I mean, what the fuck? Hindi ka ma, alam mo yung ano, parang hindi ka masuportahan kapag ka nagtatagumpay ka. Imbis na may magtulakan tayo pataas, siya yung nagsisilbing pabigat. May ganong klaseng tao, no? Hindi nawawala yun sa sirkulo. And I hate that shit. I hate that. Pakinggan natin kung paano yung storya nun. Halika. Lumalayo sa aking pamilya tuwing kalaban ay lalapit. Nagpapanggap na kaibigan kong matalik. Kunwari totoong nagbibigay ng malasakit, pero naiingit at merong tinatagong galit. Tulad rin ng iba, hihilahin ka pababa sa pag-aakala ka, angat ang utak talaga. Hindi siya masaya sa biyayang napapalamo. Pilit na sisirain ang buo mong pagkatao. Uy, gusto ko yung ano, gusto ko yung mga, ano ba tawag doon, yung mga fill-ins ba yun? Yung nasa background mo. Kasi dati back in the days, man, uso yung mga double dub na nakakainis. Kasi, although sulat mo yun, ano, ang hirap pa rin i-timing, no? Parang nakakabulahaw yung pangalawang dub, eh. Yung pangalawang boses mo na pareho mong ginagawa. Pareho lang yung kuha, kaya lang magkaiba ng tempo yun. Kasi hindi naman ano eh, hindi porke sinusundan natin yung beat, parehong naka-metro yung dila natin, no. Hindi magiging ganun, hindi magiging eksakto pa rin. So magkakaroon pa rin ng kalekwak. So naiinis ako sa double dub. Pero itong ginawa niya yung mga insert niya na sobrang mahina lang, tapos nakakakapal ng ano, nakakapag-boost ng mga punchline niya. Trip ko yung mga ganun. Ano, huwag nyo akong hintayin magpaliwanag kung ano yung sinasabi niya kasi napaka ano eh, straightforward nung istorya, no. Ito yung tinatawag na ano, tinatawag na ano. Ito yung mismong parang pagkain na inilalagay na lang mismo sa lamesa mo, no. Nakaupo ka na lang nandun, susubo mo na lang, men. Wala nang ibang kahit na ano pa. Nganga ka na lang eh. Linaw. Pero naiinggit at merong tinatagong galit. Tulad rin ng iba, hihilahin ka pababa sa pag-aakala ka, angat ang utak talaga. Hindi siya masaya sa biyayang napapalamo. Pilit na sisirain ang buo mong pagkatao. Nag-aabang sa pagkakamaling magagawa mo. Tuwang-tuwa na pagmasdan ang pagkakadapa mo.
Parang ano, parang related dun sa mga ibang nakaraang issues, no? Na inihintay kang magkamali. Inihintay kang matapilok pagkatapos pagtatawanan ka. But it's all good, man. Eh, shit, it don't matter how people make fun of you when you fall. The only matter is how you gotta get up. Yeah? Pick yourself up and walk again. Go on. Move on. Pinang ipabawan ako ng sining na to. Binago ang sarili pero nanatiling ako. Dito ko nakita ang sarili ko, ang pagkatao kong nauugnay sa bawat lirik ko. Ang galing ng pagkakaano. Ang galing ng kung mag-aano kayo, mag-headphones kayo. Ang galing nung biglang may lalabas sa kanan ko, sa kaliwa. Naglalaro sa utak ko yung ano eh. Parang Lego yung boses niya, ano, yung mga bagsak ng boses niya, unti-unti kumakamadang ganun. Tapos yung istorya, nabubuo ng paunti-unti. Yeah. Naririnig mo ay lehitimo. Ito ang tunog at himig sa puso't isip ko. Okay, eto na yung full volume ng hook. Eto na. Tingnan natin kung gaano katindi tong si sino man yung nag-hook. Si I think yung Nel nga. Okay, kasi yung si Narco Polo, MC Tots ay alam ko same voice to. No? And then si X. So si Nel na nga. All right, let's go Nel. Let me hear you. Magkakabigil sa aking musika. Woo! Hindi mo mapapatayin ikang hibig ng tula. Respeto at karangalan lang ang aking tangka. Ito ang kwento ko. Halika, makinig ka. Man. Sa pinakasimpleng backup niya sa sarili niya, ano, ay busog na busog yung pagdating nung sundot ng backup niya, kasi parang pa-choir yung nagiging dating dahil ang daming boses dun sa ilalim, no? No, yung mga sundot-sundot niya. So pakinggan natin. Kabisaduhin natin ng konti. Hoy, andali. Saan ba nag-umpisa? Ito ba? Walang magkakapigil sa aking musika. Hindi mo mapapatayin ikang himig ng tula. Galing! Himig ng tula. Himig ng tula. Himig ng tula. Himig ng tula. Ah, isa na namang solidong hook to, no? Anyway, sa mga aspiring artists natin dyan na mga malilupit ang boses at hinahasa yung pagsulat, isa sa pinakamahirap na tungkulin sa paggawa ng musika ay yung paggawa ng hook. Alam nyo kung bakit? Dahil unang-una, kailangan, eto, lihiti mo yung boses mo. Pangalawa, aral mo yung estilo mo. Pangatlo, kailangan buod na buod mo yung istorya ng mga kasama mo. Kasi yung kwento ng kanta, ilalagay mo sa 4 lines. Mahirap yun. Ha? Sasakupin mo yung isang buong kwento, tapos ipapaloob mo sa lahat sa 4 lines na yun. Or kung ano mang ilang linya ang gusto mo, no? Kung gaano kahaba yung hook mo, or lalagyan mo ng refrain, lalagyan mo ng outro, intro, whatever you wanna do. It's all up to you as long as you can incorporate all those fucking stories, no? So sa linya na ito ni Nel, man, I think na-capture niya yung buong istorya, no? At pagkatapos busog na busog pa ng mga minsan madalang
madalas hindi na papansin ng mga tagapakinig to, no, kung paano sumasarap yung hook, kung paano ginagawa yon. So kung ikaw ay isa sa mga malulupit ay mga aspiring artist na gustong maging taga-hook ng kanta, ay mainam na pag-aralan nyo yung estilo ng mga iniidolo nyo. Si Cardon Bungo, si Imoko, si Balasubas, and of course, sama na natin tong Sinel, matalino din to. Ayan, pag-aralan nyo kung paano yung kung paano nila sinasakop yung isang buong kanta at ilalagay lang, isasako nila mismo dun, ibabag nila sa isang maliigsi na 4 lines, kuhang-kuha na yung buong kanta. And then, of course, kailangan quality ng boses. Kailangan lihiti mo ka. So, sabayan natin to. Mm-hmm. Pasok. Tama ba to? Mali. Okay. Dito. Tandaan ko nga sa nag-umpisa yan. Ito. Okay, sabayan natin. Malat ako. Kailangan may excuse ka muna. Mm-hmm. Nel, let's go. Walang magkakapigil sa aking musika. Hindi mo mapipatahimik ang inig at gula. Respeto at karangal lang aking tangka. Ito ang kwento ko. Halika, makinig ka. Teka muna, excuse muna kay MC Tuts. If I'm not mistaken, hinihimay ko lang tong paglalaroan lang natin tong yung atake kasi ng ano niya, no? Parang may ano, may parang relax yung walang makakapigil sa aking musika. Yung dulo niya doon, parang ano, parang dikit na dikit kaagad yung siguro nakadikit yung bibig niya doon sa malapit na malapit sa mic, no. Although ang galing talagang si Narco Polo ang nagano nito, nagmaster nito, no. Walang makakapigil sa aking musika. Paano ba 'yung sinabi niya? Walang makakapigil sa aking musika. Mapapatahimik ang inig ng tula. Respeto't karangal lang ang aking tangka. Ayun, no? Ang aking tangka. Ganun pe. Dinig yung ganun, no? So relax na relax. Ang sarap. Parang ano, parang alon na ano. Napayapa, ano. Ganun pala yung pagkakaano niya. Walang makakapigil sa aking musika. Hindi mo mapapatahimik ang himig ng tula. Respeto't karangal lang ang aking tangka. Ito ang kwento ko. Halika't makinig ka. Linamnam, man. Yan, man. Nel, isa na akong fan. Okay? Mula ngayon ay susubaybayan natin kung sino si Nel. Ngayon wala pa tayong alam sa kanya. Si Nel pa lang ang Nel pa lang ang alam natin sa kanya. Shoutout sa buong Sem Boys. Maraming salamat sa pagpapakilala. Okay? Pasok. Walang magkakapigil sa aking musika. Tumalat, walang halos nakikinig. Pangalan mo di popular, kaya hindi sila bilib. Pero di nagpataig at nagpakain sa inggit na natiling tunay at sa mga peke lumihis. Well, excuse me. Sa mga nagsisimula pa lamang dyan, clothing shit, clothing lines, artists, sa mga manunulat, man, sa umpisa talaga,
Minsan nga pagtatawa ng kape. Ha? Pag ginawa mo yung ano mo, yung passion mo at lumihis ka sa natural na daan, minsan magtataka pa yung mga tao sa, "Oh, ba't ginaganyan? Ba't gumaganyan ka? Ba't hindi ka naman rapper, ha? Ha? Hindi ka naman singer, di ba? Sa ngayon? May napapractice yan. Yung skills, yung talent given, pero yung skills napapractice pa rin yan. So, man, huwag kayong magtatampo sa mga kaibigan nyo. Advice lang, huwag kayong magtatampo sa mga kaibigan nyo na hindi makasuporta madalas, no? Kasi, may karera din sila na hinahabol. Hindi lang ikaw. Okay? Ha? Kung hindi ka masuportahan ng kaibigan mo habang nagsisimula ka pa lang, sabi mo, mga kaibigan ko, di masaan. Man, hindi lang ikaw ang nabubuhay, no? Gisingin mo rin yung utak mo, no? Katukan mo rin yung sarili mo na hindi lang ikaw ang may karerang hinahabol. Okay? Minsan, syempre, busy tayo sa buhay. Busy din sila. So, wag mong hanapan ng 100% yung kaibigan mo. Pasalamat ka nga, binibigyan ka pa rin ng support, eh. Okay? Ikaw nga, eh. Panay kaasa ng suporta nila. Baka hindi ka sumusuporta pabalik. Gising-gising din, no? Kahit minsan sumasagi sa isipan na ayoko na, pilit kong nilalaban, ang dami mong mapangusga, lahat yan tiininda, lalong di nagpadikta, naglaan ng oras, araw, gano'ng magkaabala. Sabihin man nila na wala nga mapapala ang pagkahilig sa himig, pag-ibig ko sa musika, aking mananatiling ang ako hanggat humihinga na. Yep, totoo yan. Well, maraming mangda-down sa'yo, maraming manghihila sa'yo, maraming ganun talaga ang kumbaga sa ano, turing, sabihin natin, ha, kumbaga sa kalsada, kung gusto mong tumawid ng bundok at gagawa ka ng sarili mong daan, man, ang dami mong huhukayin, ang dami mong hawaning malalaking puno, ha, minsan may mababangis pang hayop na makakasalubong para mo magawa yung isang mahabang tulay na yun or mahabang daan patungo dun sa destination mo. So, ibig sabihin, maraming magiging pagsubok, maraming mga tatawa sa'yo, mangda-down sa'yo. I mean, most likely, everybody's not gonna believe in you. And, manatili ka lang. Kung iyan ang passion mo, you wanna do this, man, huwag ka magpatibag sa problema. Diretso mo lang. King AE nga, eh. Ha? Mas pin... Kayong... Eto na nga, eto, nandito na tayo sa year 2021. Okay, nasa 2021 na tayo. Year 2022. Nasa year 2021 na tayo, man. Nandito na lahat. Lahat ng may mga free downloads na nandyan na lahat. No, hindi ka gaya dati na mag-spit ka lang sa kalsada ng mga lines mo, magmumukha ka ng baliw sa ibang tao. But this time, masyado ng welcome ang kultura na ito. Nandito na lahat. Ha? Pagyabungin mo at huwag kang bibigay sa mga maliliit na pagsubok lang yan kumpara dati. Come on now. Nakatalaan tunay na buhay sa bawat pahina at kahit na hindi nila tanggap ang aking pagkatao, magas pang ang kadalasan nila sa akin ay itrato. Pero naririnig mo ay lihiti mo, ito ang tunog at ibig sa puso isip ko. Walang makakapigil sa hiling musika. Hindi mo mapapatahimik ang himig na dula. Respeto't karangalan lang ang aking tangga. Ito ang kwento ko, halika, makinig ka. Galing nun, ah. Ganda nun, ah. Umaapo pa ikot-ikot lamang sa akin. Ikot lang sa akin. Balik. Umpisahan nga tayo siya. Umpisahan natin siya. Balik. Saan siya na kayo? Kahit ano iba to, sa akin wala akong pake. Pamasid-masid lang naman to habang nagkakape. Pero di nyo ko mapapatigil sa isang tabi. E paano para na lumalabas kapag nagtatae? Umaapo at paikot-ikot lang sa akin. Umaapaw at paikot-ikot lamang sa aking utak. Umaapaw at paikot-ikot lamang sa aking utak. Galing ng mga... Basta hindi ko na may paliwanag.
umaapaw at paikot-ikot lamang sa aking utak. Yung mga ak-ak-ak, no? Utak-tak-kak-kak. Galing nun, lumalagotok talaga. May mga ano-ano, lalo sa mga tongue twister dyan, yun mga ano, yun yung mga lumalagitik na salita. Yun ang mas nagpapaganda sa tongue twist eh. Ha? Umaapaw, paikot-ikot lamang sa aking utak. Hindi ako tongue twister. Okay, balat. Di humihinto na sa buwan ako ay makaupak kasi ang pangarap ko mas makapit sa balakupak. So, paspasan lang. Galing. Ha? Pangarap daw niya mas makapit pa sa balakubak. Pucha. Kahit nga naman kalkalin mo yung balakubak, ano, nandun pa rin, nakakapit pa rin at patuloy na dumadami, no? Sa akin wala akong pake, pamasid-masid lang naman to habang nagkakape. Pero di nyo ko mapapatigil sa isang tabi, e paano para na lumalabas kapag nagtatae? Umaapaw at paikot-ikot lang sa aking utak, pilit silang tumutulak palabas lumalamutak. Di humihinto na sa buwan ako ay makaupak kasi ang pangarap ko mas makapit sa balakubak. So paspasan ng abante, di pwede mapakante hanggat di galante, hindi pwede makapante sa biyahin ng buhay daw. Utang inang yan, ano, magkakatugma lahat, pati internal, no? At lagi kang tuminante, todo sa kayo di napupulot ang diamante. Kaya di na uumay. Galing, todo sa kayo di napupulot ang diamante. Ibig sabihin, eka nga, ano, sabi, maglakad ka sa kalsada ng napakahaba, no? Maswerte nang makapulot ka ng barya. So, kailangan mong pagpaguran lahat ng meron ka. Pag sumikapan mo, kaya ibig sabihin, huwag kang susuko kahit na anong problema pa yan. Kahit sinong magtawa sa'yo, sinong mag-down sa'yo, kung passion mo ang musikang rap, man, ipagpatuloy mo, one day makakalabit mo yung pagkakataon. Or makakatok mo yung pagkakataon. Pagbubuksan ka ng pinto at sobrang laki nun. Ah, baka ma-overwhelm ka. Kaya dapat handa ka sa lahat ng pagkakataon kakatok, no? Pag nagkaroon ng pagkakataon, yung, paano ba yung sabi ko? Pag kumatok sa iyo yung pagkakataon, hilahin mo papasok at gahasain mo sa loob ng bahay hanggang sa mapasayo siya. Ganun dapat, ha? Pero ano lang yun? Metaphor lang yun. Ibig sabihin, grab that thing. Okay? At man, hintay. Minsan dumarating talaga yung pagkakataon. Or, kumakatok na pala yung pagkakataon, nakatingin ka sa kabila. Nandun ka sa bintana, nakatingin. Abangan mo sa pinto. Okay, pasok. Buhay ko na to, dito mo malalaman kung sino tunay na ako. Kung may sungay o halo, dito ang kulay ko ano. Well, ititigil ko lang to pag nasa buhay na ako. Putang ina, galing ng ano na to. Galing ng gumawa nito. Bangis. Bagsakan na may, ano, bagsakan na may flavor ng makabago, no? May sulat na makabago. Ganda nun, ha? Ganda nun. May fusion, man. So, mga ulitin pa natin ng konti. Ah, maganda eh. Di makapante sa biyahe ng buhay, dapat lagi kang tuminante. Todo sa kayo din napupulot ang diamante. Kaya di na uumay, buhay ko na to. Dito mo malalaman kung sino tunay na ako. Kung may sungay o halo, dito ang kulay ko ano. Well, ititigil ko lang to pag nasa buhay na ako. Ay, pucha, ano, busog na busog tayo dun, ano. Galing ng sulat nito. Man, isa to sa mga example ng mga manunulat na pinag, kumbaga, yung tango at saka yung cramping ay pinagsama niya, ano. Ganun, ganda. Isa akong fan ng mga bagsakan kasi alam niyo kung bakit. Ang bagsakan, dun mo masusukat yung talas ng sulat mo kasi maigsi lang yung words na ginagamit sa bagsakan. Ha? Bago pumasok sa bara. Hindi ka gaya ng speed rap, maraming words ka nagagamitin. And masyadong komportable na yung mga bata doon, nagtatago sila sa speed rap, no? Ha? Pero pag himayan ng sulat, putya, itong 1-2, bagsakan, boom bap and shit, man. Ah, napaka-flavorful nito. Huwag niyong mamatahin yung bagsakan, baka hindi niyo kaya sa bagsakan. Ha? Puro kayo speed rap dyan. Gising-gising din. Walang magkakapigil sa aking musika. Hindi mo mapapatahin ikang hiningang tula. Respeto't karangalan lang ang aking
balikan nga natin yun. Ay, hindi na matama. Pag nasa buhay na ako, walang makakapigil sa aking musika. Hindi mo mapapatahimik ang himig na tula. Respeto at karangalan lang ang aking tangka. Ito ang kwento ko. Halika, makinig ka. Makinig ka. Ay, ang tamis, ang sarap. Woo! Walang makakapigil sa aking musika. Hindi mo ma... Ay, mali pala. Walang makakapigil sa aking musika. Hindi... Mali, nagkamali ako. Walang makakapigil sa aking musika. Hindi mo mapapatahimik ang himig ng tula. Respeto at karangalan lang ang aking tangka. Ito, ito ang kwento ko. Halika't makinig ka. Kalimutan ko, may pause pala ng konti doon. May pause na isang bilang para doon sa ending. Sa dalawang lines na yun. Ah, ganda. Okay, once again, ako nga po pala si Wisa Stillskin. Nagsasabing one-sided lang tayo. At welcome sa mga bagong dating. Peace!